Hi guys! So ngayon, magmumukbang kami ni Roden. Kasama ko si Roden. Kasi gusto niya ring mag-video. Nakikita niya kasi mga video na ina-upload ko sa YouTube. Gusto niya nandun din daw siya. Ayan. So ngayon, magsa-story time kami. Ngayon, kakain kami. Anong oras ba? Mga... Mag-8:30 na. So, hindi ko alam kung dinner to o merienda pa lang. Basta, hindi pa kami nag-dinner talaga. Pero magmumukbang kami ngayon. Mamaya magkukwento ako tungkol kay Roden. Ano yung mumukbang natin? Nagulat. Pero baka yung mag-text. Game. Oh, lapit ka dito. Sabi mo, ito po yung kakain namin. So, ito yung kakainin namin. So, ito yung kakainin namin. Fries. Binili namin dito lang sa may malapit sa amin. Dito sa loob ng subdivision namin. Tsaka, pizza. Siya nagsabi na gusto niyo ng pizza. Pizzaderia. Ano lang to, ham and cheese, tsaka Hawaiian. Kasi ayaw niya nung kung ano-anong flavor. Gusto niya yung parang classic flavor lang, di ba? Ang bango niya. Ito yung Hawaiian. Ham? Ay, hindi. Ito pala yung Hawaiian. Yung isa, ham and cheese. Meron kaming milk tea. Yan lang naman gusto niya, milk tea, no? Ay, wait, may nakalimutan ako. A few moments later. Wait lang. Ay, dito ko na lang ilalagay yung pizza sa lalagyan ng fries. Siya nag-request na ito. Bakit ganun? Parang hindi pa nahihiwa. Nandito kasi kami sa kwarto kasi dito lang yung malamig, mainit sa labas. Kasala namin mainit. Ham and cheese. Ito yung kay Roden. Gusto niya yung simple lang. Yan. Okay na. Baka lang gamit tayo. So ayun nga, magkukwento na ako ah. So si Roden, meron siyang cerebral palsy. Yun, may cerebral palsy siya, hindi rin siya nagsasalita. Pero, nakakaintindi siya. Diba? Nakakaintindi ka, diba? Tsaka yung ano niya, yung isip niya bata pa. Parang nasa 5 to 7 years old, mga ganun. Pero naiintindihan naman niya lahat. Parang, halimbawa, uutusan mo siya, naiintindihan niya, gagawin niya. Mas gusto nga niyang may ginagawa siya eh. Gusto niya yung parang inuutusan siya, yung nakakaano siya, parang nakakatulong siya, ganun. Tapos, pagkakain siya, sinusubuan din namin. Kasi, yung kamay niya naninigas pag hawak ng kutsara tsaka tinidor. Eh, hindi na siya nasanay na kumain mag-isa. Kasi pag nakikita namin, nahirapan siya. Eh, susubuan na lang namin. Eh, okay lang din naman sa amin yun. Wala namang problema. Ayun. Tapos, yung mga ganitong pagkain, kaya naman niya. Kaya lang ngayon, minsan tinatamad kasi yun. Tinatamad ka ba? Gusto mo subuan lang kita? Oo. Yan. Tsaka yan, mabait yan. Hindi siya yung parang, yung, paano ba? Kunyari may taong dumating, tahimik lang yan. Tapos lalapitan ka niya kapag
nakita kanyang naglabas ng cellphone. Ewan ko ba dyan? Bakit mahilig ka sa cellphone? Wala lang. Parang nahihiya. Basta mabait yan. Ilang taong ka na? Hindi niya alam, pero basta pag tinanong mo siya, alam niya na tungkol sa numbers yung tinatanong mo. Minsan, ang gagawin niya, parang magbibilang-bilang siya. 27 years old na siya. Tapos, dati, ano, pumapasok yan sa school. Kaya lang, huminto siya kasi walang magbabantay. Kasi si Papa noon, nasa abroad, ako pumapasok sa school. Tapos si Mama nagtuturo. Eh, yung kasama namin noon, parang hindi ata niya kayang samahan sa school. Ayun, hanggang sa ano, hindi niya siya pumasok, dito na lang siya. Pero nagugulat kami kasi ang dami niya natututunan kahit hindi namin tinuturuan. Nabulat sa cellphone. Alam niya yung mga pinipindot niya. Hindi ko nga alam kung nababasa niya eh. Alam ko hindi siya nakakabasa. Pero may something eh na naiintindihan niya yung mga nakalagay sa ano. Sa cellphone. Tapos ano, mahilig yung manggaya. Pag trip-trip niya, kunyari yung sobrang saya, masayang-masaya siya. Lahat ginagaya niya. Kaya lang, ang ginagaya niya, yung parang last syllable ng word. Ano pa ba sinasabi mo? Ayan, ganyan lang siya. Ano ba sinasabi mo din? Yung pangalan pala niya. Yung pangalan niya, Roden. Pero nasasabi niya yung dulo na Den. Anong pangalan mo? Den. O, yun. Yung dulo lang kaya niya. Sabi mo nga, Roden. O, yun lang. Yung dulo lang kaya niya. Tingin ka sa camera. Hi. O, yung ganun. Sabi mo, hi. Ayun. Tapos, mainipin yan. Ngayon nga, naiinip na yan eh. Nakabukas kasi yung TV. Gusto niya manood lang. Tsaka, ano, minsan, inaataka din siya ng epilepsy kapag, kunyari, sobrang puyat, ganun. Tapos, minsan yung parang pag nagagalit siya, yun, pag di niya nakuha yung gusto niya, pag nagagalit siya, minsan mag, yung parang magsiseizure siya saglit. Ayun. Tsaka gusto niya lagi siyang involved. Kunyari, ganyan. Gusto niya kasali siya sa video. Di naman tumitingin sa camera. Mabait yan eh. Tsaka malambing yan. Diba? Tapos dati, kapag umiiyak ako, gaganunan ako sa likod niya. Pero hindi niya naiintindihan bakit ako umiiyak. Ayun. Ayun lang. Ba't ayaw mong magtanong sa camera? Ano pa bang pwedeng pag-usapan? Ayaw mo? Ganyan. Madali siyang ano, parang magbago isip kanina. Sabi niya, gusto niya ng pizza. Muntik nga hindi pa pumayag mag-vlog eh. Parang tinatamad pa eh. Oh. Ayaw niya. Ano gusto mo? Milk tea. Tsaka pag umiinom siya sa straw, kailangan hawakan mo. Kasi nga, di ba, naninigas yung kamay niya. Kala ko magmumukbang tayo.
Gusto mo ata Jollibee eh. Gusto mo Jollibee? Ganyan lang siya. Bili siyang mainip. Tapos, yung condition niya, nung bata ako, akala ko, yun nga, parang normal naman siya. Di ba pagbata, ano, madalas nakaupo lang. So, akala ko nun, parang, wala lang, ganun lang talaga. Tapos, nung siguro 4 years old siya, hindi pa rin siya nagsasalita. Parang ako, ilang taon na ba ako nun? 6, 7, mga ganun. Nagtataka ako sa, parang iniisip ko, bakit yung ibang bata nakakausap ko siya, hindi? Tapos nung tumagal-tagal, siguro 7 years old, nagulat kami, doon nag-umpisa yung ano niya, seizure niya. So yun, doon na namin nalaman na may something talaga sa kanya. Pero ano, okay lang naman. Wala namang ano sa amin, problema yung ganyan. Masaya nga nung kausap eh. Kasi isasangayunan lang niya ako. Mas okay pa nga minsan kausap ko eh. Tapos ito pa. Eh di ano nga, diba? Minsan dito sa bahay, pag kunyari, nagkakatampuhan kami. Ganyan. Minsan sisingit to. Bigla siyang ano, bigla siyang magpapatawa, ganyan. Ayun. Para siyang ano, para siyang antang doon. Siya yung icebreaker, ganyan. Pag may nag-aaway. Ang dami pa na ito. Siyempre yung ibang pizza, kakainin din nila papa. Ito pa yung hilig niya. Mahilig siya sa ano. Inumin na may kulay. Sa akin ay yung matcha. Sa kanya yung winter melon. So ganito siya uminom ng nakastro. Kalimutan ko i-shake. So when you're walking in the house and you start feeling something in the air. Ang dami mong ininom, ang lamig-lamig nun. Okay ka lang? Ay, tap. Sarap. Ayun, wala lang. Gusto ko lang ikwento yung tungkol sa kanya. Kasi nga, gusto niyang ano, anto, mag-vlog-vlog, ganyan. Tapos, pag yun nga, parang maano siya, mabilis magbago yung isip niya. So, ganito ang mukbang namin. Ayaw niya talaga. Ayaw. Wala, price lang. Gusto nyo yung parang maliliit lang kagatin. Madali lang nguyain. Ayun, nagtatantrum siya kapag kunyari, naiinip na siya. Ganyan. Kapag hindi niya nakukuha yung gusto niya. Minsan, hindi namin binibigay para hindi masanay. Pero, parang nakakaawa din naman kasi. Kunyari, cellphone. Ayaw niya nung mga laruan na cellphone. Kasi naiintindihan niya na laruan lang na parang hindi gumagana, ganyan. Tapos gusto niya, may ano, nakaka-connect sa internet. Hindi ko nga alam paano niya nalalaman na, ano eh, kung may internet yung cellphone or wala. Hindi ko nga alam kung paano niya naiintindihan. Siguro, natatandaan niya yung mga pinipindot namin. Tsaka ano, ito pa pala, tuwang-tuwa siya sa mga kalokohan. O, ganyan. Pag naririnig siya ng, kunyari yan, kalokohan, maloko, dun siya natutuwa. Tapos pag nakakarinig siya na may nangyaring, ano,
kunyari na natalisod ka. Pag narinig niya yun, gaganon siya, sabi niya, okay now. Tapos tatawanan ka niya. Hindi ko alam bakit tuwan-tuwa siya sa ganon. Tapos pag sinabi mong maloko siya. Papayag siya. Gusto niya yung mga ganyan eh, yung duruan. Yan, dyan siya mahilig, yung kalokohan na ganyan. Oh. Tuwan-tuwa. Laki ng yelo. Ulo. Ulo. Yari tayo. Ayan, ganyan siya. Yun lang naman ang aming mukbang at konting ano, marites. Char. Actually, yung gantong kainan, ginagawa talaga namin to, lalo na kapag weekend, ganyan. Kasi nga wala masyado ginagawa. Tapos manunood lang kami ng TV, sa YouTube, hanggang madaling araw. Parang gusto mo yung tungkol sa kalokohan eh. Ayaw niya nung seryoso. Gusto niya yung mga ganun. Wala nang kumain ito. Ganyan na, no? So, nalipat. So, ayun. Manunood na lang daw kami ng TV ngayon. So, ayun lang.